Live mula sa Binangon ng Rizal, nagpapatrol si Karen D. Guzman. Karen, meron na bang umaamin sa naturang paglalayag ng bangkang demotor kahit overloaded na pala ito? Ay, kabayan, kagabi ay nakausap ka natin itong kapitan nitong bangka at sinabi niya talaga na meron talaga mga pasahero na hindi na ilista doon sa passenger manifest na ipinasa nila sa Binangonan. At ito nga yung gusto rin tukuyin ng investigasyon ng LGU at iba pang ahensya. Dahil ayon doon sa ilang mga pasahero na kaligtas ay wala umano nagbabantay o nag-i-inspeksyon na Coast Guard kaya naman tila nakalusot nga itong overloaded na bangka. Lumalabas din doon sa investigasyon na higit doon sa seating capacity ng bangka ang mga sumakay patungong Talib Island. Bakas ang takot at nervyos sa mukha ni Donald Anyain, ang kapitan ng motorbangka MBCA Aya Express, matapos ang sinapit na trahedya sa Binangonan, Rizal. Alauna'y medya ng hapon Webes, nang maglayag ang kanilang bangka sa Laguna de Bay. Hindi pa man nakakalayo sa pantalan, binayo ito ng malakas na hangin. Biglang-bigla lang po talaga sa pagdating namin ng kalinawan, isigwada po talaga ng hangin. Zero visibility, ma'am. Nataranta umano ang kanyang mga pasahero, kaya nawala ng balanse ang bangka na dahan-dahan tumagilid hanggang tumaob. Hindi na po mabawi ng bangka yung pagkakatagilid niya kasi mas ano na po dito sa kabila, nandito, nandito na po sa side na ito yung tao, eh dito pa po yung hangin. Sana po mapatawad po nila ako sa trahedya po na nangyari. Hindi ko naman po ginusto yun. Base sa pinakahuling datos ng PCG, umabot sa 27 ang namatay, habang 43 naman ang nakaligtas. May na-trap sa ilalim kasi medyo maputik yung ilalim nun. And then, normally after 24 hours, per our experience, after 24 hours, may lulutang na yan ng mga bodies, kung meron pa. Lumalabas naman sa investigasyon na overloaded ang tumaob na bangka. 42 lang ang seating capacity ng Aya Express, pero umabot sa halos 70 pasahero ang sakay nito. Sa amin is 22 ang sinabi sa manifest. Well, there are stages to 51, pero siyempre, sa account ng kapitan ng bangka, kasama doon sa dokumento yung lumubog. Okay, so hindi nga rin na ma-retrieve. Yung ibang pasahero po, ma'am, hindi na po naka-perma eh. Ayan, naka-perma po, naka-manifest lang is 22. Eh, hindi ko po, ma'am, alam na nung habang naglalakad po, pupunta Coast Guard, may sumasakay po po. Dahil di tiyak ang kabuuan bilang ng mga sakay ng bangka, nagpatuloy ang search and rescue operation ng PCG ngayong araw. Malabo po yung tubig, zero visibility po tayo. Then pangalawa, maputik po yung ilalim nito, lampas po. So, ang ginagawa na lang ng divers natin ito, kinakapalan lang yung ilalim. Kung may mahanap pa o may makuha pa. May mga impormasyon din na hindi umano nakasuot ng life vest ang mga pasahero. Sinibak na sa pwesto ang 2 tauhan ng PCG sa Binangonan Port na nagmamonitor dapat ng mga bangkang pumapalaot. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Maritime Industry Authority na sinuspinde ang Passenger Ship Safety Certificate ng Aya Express. Bumuo naman ang komite ang lokal na pamahalaan ng Rizal para mag-imbestiga at sinabing tutulungan ang pamilya ng mga biktima. These are lives that we are talking about. And gusto ko maging thorough din tayo sa investigasyon nito kasi syempre dito tayo manggagaling, what are the preemptive measures that we will take para hindi na maulit ang ganito. Mananatili muna nasa kustudiya ng pulisya ang kapitan ng Aya Express habang isinasagawa ang investigasyon. Sa ngayon, kabayan, ay inihintay nga natin yung pagbalik ng Philippine Coast Guard na pumalaot nga dito sa Laguna de Bay dahil isinasagawa yung search and rescue operation. Pahirapan kasi dahil 10 to 15 feet yung kailangan nilang sisirin para lang makapa yung ilalim ng lupa. At magpapatuloy nga raw itong search and rescue operation ng PCG dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila tiyak kung ilan ba yung kabuuang bilang ng mga pasaherong sumakay doon sa tumaob na bangka. Kabayan. Lumalabas na sobra talaga ang mga pasahero. At ang binanggit mo ay tinanggal na sa pwesto yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard. So obviously, dapat ay hindi nila pinayagang maglayag
ang naturang bangka dahil overloaded nga, Karen. Yes, kabayan. Actually, sabi naman ng PCG ay isolated case lang ito. Nagkataon talaga na yung araw na yon, sabi rin ng mga pasahero, ay walang nagbabantay nung araw. Pero sa ibang mga regular na araw naman, ay narito sila. At dalawang tauhan ng PCG yung nagmamando dito sa station ng Binangonan. Hindi, hindi isolated yan. Talagang nagpabaya sila. Pero ngayon, ang Philippine Coast Guard, wala rin gamit sa pagsisid para hanapin ang mga bangkay, mano-mano sila, ganun ba? Kabayan, meron silang mga gamit. Kanina nga ay meron silang tangke na ginagamit yung oxygen nila. May sumisisid naman sila. Yun nga lang, dahil maburak itong ilalim ng lupa, ay kailangan nilang kapain na lang yung ilalim nito para makita kung meron pang marirecover na katawan o bangkay. Pero ilan talaga ang na-recover ng bangkay? 27 kabayan ang kumpirmadong namatay dito nga sa insidente. Habang 43 naman ang survivors. No, ang kumpirmado ay 27, pero tinatanong ko, ilan ang bangkay na nakuha na? 27 kabayan. Yun ang total na bangkay na nakuha. Pero ngayong araw ay wala silang bago. Yes, kabayan. 27 ang patay, 43 ang nakaligtas. So, all in all, 70 ang laman ng naturang bangkan de motor. Maraming salamat, Karen De Guzman. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,